Good morning po sa lahat na nanonood dito sa Broadstreamcast Communicators, dito po sa programang Our Daily Bread. Good morning po sa inyong lahat. Kamusta po ang inyong naging weekend? Ngayon po ay Monday na naman, napakabilis po talaga ng araw, ano? At ilang linggo na lang ay matatapos na naman po ang Marso at papasok na po ang buwan ng April, ang Abril po. Ito po ang Sunday nito. Naku, napakabilis po talaga ng panahon, ano? Araw na ho ng Palaspas, yung Palm Sunday. Pero unfortunately, baka ho wala hong mga misa sa loob ng simbahan dahil po sa bagong kautosan po na ililabas po ang ating pamahalaan, wala na muna po mga social gathering. Kabilang na po dyan ang misa. At nagsabi na rin po ang mga diocese, no? Iba-ibang diocese na hindi muna ho magkakaroon ng mga virtual mass. Ang magkakaroon po muna ko ay yung mga online masses. Ayan, nakakalungkot po. At kahapon po ay last day na po ng actual mass sa mga simbahan. Kaya po, sana po ay manalangin po tayo lagi. Ipanalangin po natin na matapos na po itong COVID. Yan po ay dahil po, lumalala na naman po at dumadami na naman po ang bilang ng mga nagkakasakit po ng COVID. Ayan, kaya po nagkaroon po ng ganyang mga orders, ganyan ng mga kautusan. Kaya po manalangin tayo sa Panginoon, ipanalangin natin na sana po matapos na po ang pandemya na ito. Sa ganon ay makabalik na po tayo sa normal. Yun talagang totoong normal, ano? Yung dati natin ginagawa. The usual thing na ginagawa natin bago pa ho dumating itong pandemya na ito. Good morning po kay Mr. June. Kay Mr. June Brotonella, yan, Junior. Good morning po, Mr. June. Ipanalangin po natin, Mr. June, na sana po ay matapos na po at tuloy ng maalis at lumayas itong si pandemic na ito, itong si coronavirus. Yan ay talagang ihingi natin ang awa at tulong sa ating Panginoong Diyos. Napaganda pa naman sana, nakakapagsimula na tayo kahit papano, pero dahil po talagang dumadami na naman ang bilang ng mga naging biktima o tinatama ng sakit ng coronavirus. Kaya balik na naman tayo sa dati. Well, talaga pong kaya ganyan ang buhay. Minsan may mga pagsubok. Kaya nga po tayo ay mananalangin at mananalangin tayo para tayo tulungan ng Panginoon na makabangon na sa krisis na hinaharap natin ngayon. Ilan na naman kaya ang restaurants ang maapektuhan, mga establishments. Kaya po lagi ko po nababanggit yan dahil po halos lahat po ng mga establishment ngayon ay sarado. Yung iba po talagang tuluyan ng hindi huminto na sa kanilang operations. Ang nakakawa po dyan yung mga nawala ng hanap buhay na dahil dito sa pandemya ito. Pero siguro po, magsimula na po tayo manalangin at isasama po natin yan sa ating prayer intention. Good morning po kay Miss Hanilet. Good morning po. Wow, from Canada. Ayan. Good morning po sa mga taga-Canada. Meron po kami mga relatives dyan sa Vancouver. Yan sila, Uncle Perry. Baka nanonood yan. Good morning po, Uncle Perry. Ayan, sila Lady. Ayan. Mga relatives po namin yan dyan sa Canada, sa Vancouver. Good morning po sa lahat ng mga taga-Canada, mga Canadians. Mula po dyan kay Miss Hanilet. Hi, Miss Hanilet. Good morning po. Salamat po sa panonood. At sana po ay lagi ho kayo manonood lagi ng Broadstreamcast Communicators, lalo-lalo na po itong ating programang Our Daily Bread. Start na po tayo sa ating pagtatarasal. Sa ngala naman ang Anak ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat para sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob mo po sa amin. Hindi na po mahalaga, Panginoon,
maliit o malaki ang mga biyayang ito. Dahil ang pinakamahalaga naman talaga sa lahat ay ang pag-ibig mo po sa amin. Sa kabila ng aming kahinaan, pagkukulang at kasalanan, kami ay patuloy mo pong binibiyayaan. Ipinapanalangin din namin, mahal na Panginoon, ang mga taong may karamdaman, pagalingin niyo po sana sila. Pinapanalangin din namin ang aming bansa na kasalukuyang nasa krisis dahil sa pandemya ito. Sana po tuluyan niyo na po. Iwaksi, mawala, at tuluyang maglaho ang pandemya ito. Ang salot na COVID-19. Ipinapanalangin din po namin ang mga nawala ng trabaho at hanap buhay. Tulungan mo po sana silang makabangon. Humihingi din po kami ng kapatawaran, Panginoon, sa lahat ng aming mga naging kasalanan at kahinaan. Buong kababaang loob po namin hinihingi ang iyong awa. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus, na nabubuhay, nag-aari magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala naman ng Anak at Espiritu Santo. Good morning po kay Miss Bao, at good morning ulit po kay Miss Hanilet. Good morning po sa inyo lahat, ang mga nanonood po. Ngayon naman po ay babasahin po natin ang isang talata mula po sa Awit chapter 143 verse 4 hanggang 11. Ibang approach naman po ang ating ginagawa ngayon. Ito po ay scripture at pinagninilayan po natin. Ang sabi po sa awit o salmo, ikaw ang aking Diyos. Ako'y turuan na aking masunod ang iyong kalooban. Ang espiritu mo'y maging tanglaw sa aking paglakad sa ligtas na daan. Yan po ay panalangin ni Haring David, si King David. At ito po ang ating pagninilay. Kadalasan, ang tao ay nawawala sa tamang direksyon ng kanilang buhay. Kaya nakakagawa sila ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Natatauhan lamang ang isang tao sa kanyang mga nagawang pagkakamali at nakakapag-isip-isip kung ano ang kinahuntungan ng pabigla-bigla niyang mga diskarte sa buhay. Ito ay kapag siya ay nakakaranas na ng bigati at paghihirap, kapag siya ay nag-iisa na lamang o wala na siyang karamay at wala na rin siyang kaibigan na gustong tumulong sa kanya para bang naisabihin sa kanya na bahala ka na sa buhay mo. Mababasa natin sa aklat ng awit doon sa scripture na binasa natin tungkol sa paghihinagpis ni Haring David na dumadalangin sa Panginoong Diyos dahil halos siya ay sumuko na at panghinaan ng loob. Tulad ng isang tuyong lupa ang diwa na nauuhaw. Naranasan din ni Haring David ang maligaw ng landas na kagaya natin. Ito ay dahil sa likas na karupuan ng mga tao na madaling matangay ng mga pagsubok sa buhay. Nakagawa rin si Haring David ng mga pagkakamali sa kanyang buhay. Natangay at nilunod siya ng mga bagay na inaalok ng mundong ito.
katulad ng kapangyarihan, salapi at tawag ng laman o yung flesh. Gaya ni Haring David, kapag tayo ay nahaharap sa mga problema, kadalasan ay halos mawala na rin tayo ng pag-asa sa buhay, sapagkat ang pakiramdam natin ay nag-iisa na lamang tayong bumabalikan sa mga sularinig kinakaharap natin. Ang mga tao nagpapakasasa sa kami, kayamanan, kapangyarihan at salapi ay hindi kailanman mauunawaan ang salitang paghihirap hanggat hindi sila nadadapa at nasusugatan. Ang mga taong bilib sa sarili ay hindi kailanman mauunawaan ang kahalagahan ng Diyos sa buhay ng isang tao hanggat mataas ang tingin nila sa kanilang mga sarili. Pride ang tawag po din. Sa panalangin ni Haring David, wala na siyang inaasahan kundi ang tulong ng Panginoon, na para bang wala nang ibang maaaring tungkol sa kanya kundi ang mahabaging Diyos. Kaya't nasabi niya na nawala na ang lahat ng aking pag-asa. Kaya naman Yahweh, ako'y dinggin mo na. Tumatangis po si Haring David. Tulad natin kapag tayo nahaharap sa problema, lalo na po ngayon. Ang dami po ang nagkakasakit ng COVID. Namumulat lamang ang isip ng tao sa kahalagaan ng Diyos at sa mga nagawa niyang pagkakamali sa buhay. Kapag nawalaan na sa kanya ang kanyang mga kayamanan at kapag unti-unti na siyang nilalayuan ng kanyang mga kaibigan at kakilala. At wala na rin natitira sa kanya kundi ang kanyang sarili. Sa pagkakataong ito, dito tayo nagsisimulang magtiwala sa Panginoong Diyos at hingin ang kanyang kapatawaran. Natatauhan tayo. Kumbaga nauntog tayo. Namula tayo sa katotohanan na hindi pala ang kayamanan sa lupa ang totoong kalagayan. Inihingi rin natin sa Diyos na gabayan niya tayo sa tamang direksyon ng ating buhay upang hindi na muling maligaw ng landas at mawalan tayo ng pag-asa. Maraming bagay ang ating sinusubukan tulad ng isang paglalakbay na maraming direksyon ang ating tinataha. Subalit sa kalaunan ay tanging Diyos lamang ang tamang daan at kasagutan sa mga mabibigat na pagsubok ng buhay. Marami tayong ini-explore, kaya lalo tayo naliligaw. Marami tayong sinusubukan, marami tayong mga adventures sa buhay, pero naliligaw tayo lalo. Nauunawaan lamang natin ito kapag naranasan na natin ang masaktan at kapag naramdaman na natin ang pangungulila at pag-iisa, emptiness, loneliness, depression. Doon natin nalalaman, doon tayo natatauhan. Katulad ni Haring David, hindi kailanman bibiguin ng Panginoon Diyos ang sino man na nagsisisi at nagbabalik loob. Gigiyahan ng Panginoong Diyos ang sino man sa tamang direksyon upang hindi na siya muling maligaw. Meron po tayo nabasa kanina dito po. Ayan po, kay Miss Coco Juani. Good morning po to all. Good morning to all. Coco is watching. Yeah. Hello po, ma'am. Sir, good morning po. Ayan. My sister is in the Philippines. Is in the IC fighting COVID. Ipapanalangin po natin ang inyong kapatid po. Isasama po natin siya sa ating mga prayer intention. Alam po niyo, tuwing tayo po imanalangin, ang lahat po ng inyong prayer intention, ang lahat po ng mga prayer request po ninyo,
ay sinasama po natin sa ating prayer intention. Kaya huwag po kayo mag-alala. Mananalangin po tayo para sa inyong kapatid at sa lahat po ng mga mahal natin sa buhay na tinamaan po ng sakit ng COVID. At yung kasama po namin sa Lay Dominican, si Brother Kim So. Ayan po, nasa ICU rin po. Sana po, pagalingin na po sana sila ng ating Panginoon. Sana po, umaling na sila at tuluyan na makabalik po sa normal ang kanilang buhay. Ayan po yung ating talata, yung scripture po na binasa natin sa umagang ito. At sana po nagustuhan po ninyo. Alam po ninyo, napakabigat po talaga ng mga pagsubok na dinadaanan po ninyo. Alam po ninyo, wala akong ibang makakatulong sa atin, kundi ang Panginoon. Huwag po tayong susuko, huwag po tayong bibitiw. Tanging Diyos na lamang ang ating maaasahan sa mga ganitong krisis. Yung iba po nawawala na ng pag-asa, sana po huwag po kayong mawala ng pag-asa. Patuloy po tayong lumaban. Alalahanin niyo na lamang po ang inyong mahal sa buhay. Mga mahal sa buhay na umaasa po sa inyo. Kung kayo mawawala ng pag-asa, sino pa ang masasandalan nila? Kung kayo ang padre de pamilya ng inyong pamilya, no? Kung kayo po ang head of the family, pagka kayo ay nawala ng pag-asa, nakaramdam kayo ng hopelessness, madidepress din po ang mga anak ninyo, ang asawa nyo, ang mga taong umaasa sa inyo. Tandaan po ninyo, lakas ng loob, tapang, kailangan magpatuloy tayo, hindi po tayo dapat magpadala sa krisis na ito. Dapat po, lumaban tayo, labanan natin, tuloy lang ang buhay, patuloy tayo sa pananalangin, patuloy po tayo sa pagsisikap. Matatapos din po ito. Wala akong problema na hindi kaya nating malampasan. Matatag po ang pananampalataya natin sa Diyos. Hingin po natin ang kanyang awa. Maaari yung iba na wala na talaga ng faith sa Panginoon. Pero alalahanin niyo na lamang po, pag bumitaw po kayo sa gitna ng kadiliman, sa tingin niyo ho ba may mangyayari? Sa tingin niyo ho ba may tutulong sa inyo? Mahirap po ang mag-isa sa kadiliman. Tayo po, ang bansa natin, parang nasa dilim, nasa krisis. Kaya kailangan po natin magkapit-kapit. Huwag po tayo mag-iwanan. Let's storm the sky, the heaven with our prayers. Sabi nga po, let's storm the heaven with our prayers. Talagang po, panalangin lamang ang solusyon sa lahat po ng krisis na pinagdadaanan natin ngayon. Siguro po sa pagkakataong ito ay babatiin na po natin lahat po ng mga sumusubaybay kay Miss Mau. Good morning po, Miss Mau. At sa lahat po, sa taga-Canada, si Ma'am, sino po ba ito? Ayan, si Miss Anilet. Good morning po, Ma'am. Sana po huwag po kayo magsasawang. Manood po ng Our Daily Bread. At yung iba pa ho, si Mr. June. Ayan, Mr. June, good morning po. Maraming salamat po sa panonood po. Kay Mr. Willie Espiritu. Ayan, susunod po ng programa, yung art, yung kanyang programa, For Your Information. Excuse me, muntik na tayo magkamali. For Your Information. Binabati din po natin ang mga members ng Catholic Faith Defenders, El Shaddai, Our Lady of Fatima, Mother of Perpetual Help. Isni-share din natin natin ang programa nito sa kanila. Binabahagi po natin sa kanila. Para na sa ganun po ay magpakatulong din po sa kanila kahit papano. Yung mga scriptures po, yung mga gospel verses, mga gospel reflections po na binabasa natin po sa umagang ito. Good morning po sa mga members po ng El Shaddai. Good morning din po sa mga kasamaan ko pong lay ministers dyan po sa Santo Domingo.
sa pamumuno po ni Kuya Ben Maglaki, Kuya Bernard Bernal, Kuya Ado Galero, Kuya Ramil Pelyazar, Kuya Belmar, yan, nasa Canada rin po si Kuya Belmar, yan, sa Canada siya, si Kuya Tommy Baharin. Ang kasama ko po sa Institute of Preaching Lay Missionaries. Belated happy birthday kay Sister Tess Cascante. Good morning, Sister Tess. Belated happy birthday. At sana ay marami pang blessings ang dumating sa iyong buhay, Sister Tess. Good morning po. And kay Sister Carl, ayan, Omania. Good morning din po sa mga classmates ko po sa Institute of Preaching. Si Brother Mark, ayan, Brother Wilhelm Munyon OP. Si Father Roy Rodriguez OP, ang isa sa mga heads ng Institute of Preaching, Father Roy Rodriguez. Si Kuya Racing ko, ayan, si Sister Des. At maraming salamat po muli po sa lahat po ng mga nanood. Bukas po may magsama-sama po ulit tayo dito sa programang Our Daily Bread. Muli po ako si Brother Mar Rodriguez ng Lay Dominican Order of Preachers. Maraming salamat po. Hanggang bukas muli po. God bless. Jesus loves you. Amen.